Diyos, ha? Baka mangkukulang. Pero I don't care. Nagawa niyo grabe yung mga linya niya dito, no? Gawa mo ng paraan para makaalis ako dito. Ay, acting na acting siya. Ito ka umuwi sa amin. Ay, bravo. Grabe si ano Barbie dito. I'd rather die than be a Filipino. Ay, ala, kinakayama niya yung ano, paging Pilipino. Oh, yan yung future niya. Nurse na siya, tapos kinakahiya niya yung ano niya, lahi niya. Sinasabi. Ang galing ni Julie dito, oh my gosh. Yung iyak niya. I love that scene, wow. I beg your pardon. Ay, gusto ko, so excited na to. I'm just nagulat sila malamang niya. That intelligence has nothing to do with one's gender. O, di ba? English and din siya. And that everyone. Remia, Binibini. Di yata't malawak ang iyong kabatiran sa wikang Angles. Oh, but of course. Ito na yun. Ano pangkala nyo? Kayo lang ang anak ng Diyos. Hello guys, good morning. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is special because I have decided to react to the full episode of Maria Clara at Ibarra. And it says here as a title, Clay meets Crisostomo Ibarra, finally. If you are watching and following this teleserye from GMA, you will know that this is on her third day now and it has been trending in Twitter and on social media for several days now. And I'm just gonna wait to watch this full episode of the episode 3, Maria Clara at Ibarra. So, let's go. Here we go. Ready? 1, 2, 3. Hello mga kapuso! Who's at ating mga kapuso abroad. Ako po si Julie at oh, San Jose. Ang pala. Sa character ni Maria Clara dito. Sa Maria Clara at yes. Sa episode 2, ipinaliwanag ni Mr. Torres kay Clay ang mga bagay na hindi dapat when habang siya ay nasa mundo ng Dolly. Masunod naman kaya. May mga bawal pala siyang gawin. Siguro para hindi mabago yung kasaysayan, you know. Oh, ayos to. May explanation siya. Love this song, by the way. It's Julie's singing. Babaguhin ang buong mundo. That's the title of the song. She looks so stunning. And Denny Stilio as well. Ang ano na dito? Ang ninit niya tingnan. Main characters. Barbie is so cute in this teleserye also. Hango sa mga nobela ni Dr. Serizal, naisadula gamit ang mga elementong pang-drama upang itulay ang kasalukuyan at nakaraang panahon sa isang naratangin na reimagined na obra ng pinagmamalaking ano yun. 1884? Ngayon po ay nasa ikalabing isa ng Mayo, taong labing walot. Sa episode 2 yata ito eh, nanapasok mo siya sa ano? Sa No Limit Tangerine. Nobela yun na sinulat ni Serizal. Kaya ikaw, ay, in-explain niya pala talaga. Ibarra, pati na rin si Padre Damaso. Lahat po kayo ay characters lang ng nobela. O, diba? Hindi po ako nagkakamali. Dito na rin magsisimula ang lahat ng problema. Ay, may pababala siya dito. Baka ito yung mga isa sa mga bawal, no? Totoo nga, tinakasan na siya ng bait. Kailangan ako. Ay, buti na lang. Pinag-isipan siyang may sira. Patatalin ako sa mental. Escort siya sa Diyos! Ganito ang ginagawa sa isang babae na parang kalapating bababa ang lipat. Oh, ganun, kawahan niyo po. Lord, kayo nang bahala sa akin, ha? Wag. Kung ayaw mong saktan ka ng mga gwardiya, sige. Ay, tutulong sana siya. Hala, andyan yung teacher niya. Nagbawala siya. Kayo ang may kagagawan kung bakit ako nandito, no? Bakit naman kasi... Pasok nandito din pala yung teacher niya, no? Paano nagawang ipasok ako dito? Powerful yung teacher niya. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kailangan malaman mo ang buong kasaysayan. Dapat matuwa ka pa nga. Dahil magiging witness ka ng aktwal at buong pangyayari sa nobelang ito na sumasalamin sa totoong nangyayari sa ating lipunan nung panahon ni Jose Rizal. Sobra naman kayo magturo, sir. Ang extreme, ha? Kaya kita ko talaga sa nobela. Wait lang. Kati ng ano ko. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Okay, fine. Nag-copy-paste ako. Pero, sir,
Nagka-freeze pala siya. Kung hindi niyo ako binigyan ng sapat na panahon para maipasa sa inyo ng maganda yung project ko. Pero okay, fine. Plagiarism na akong plagiarism. Pero talaga, ganitong kalala ang punishment ko. Ah, pinareview sa kanila yung libro. So, copy-pasted yung ano niya, yung review niya. Wala na sa mga kamay ko, Miss Maria Hala. Clara Infantes, kundi nasa iyo. Eh, nasa kanya? Ay, nasa kanya? Nasa kamay ko? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, kailangan mong malaman ang buo ang nobela para makabalik ka sa realidad. Ah, kailangan niyang malaman yung mga detalye siguro. Sir, may pamilya. Parang ang hirap nun. Hala, o nga. May kapatid akong umaasa at nag-aalala sa akin. Kailangan kong umuwi sa amin, sir. Hindi ako pwede. Baka naman di gumagalaw yung time dun sa sir, real world. While nandito siya, so gagawin baka okay lang din. Pabalikin nyo lang ako sa amin. Ibalik nyo ako sa amin, sir. Sige na. Pero nahirapan yata siya. Iwala ka, Miss Infantes. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para matutunan mong mahalin ang pinagmulan mo. Ang mahalin identity pinagmulan natin as a people. At baga, baka magbago pa ang kapalaran mo. Magbago ang kapalaran ko? Sir, anong pakailam sa kapalaran ko? Hala? Bakit ba kayo nangingilam? Sino ba kayo, Diyos? Hala? Why are you trying to play God, sir? Hindi ka Diyos, ha? Baka mangkukulang. Pero I don't care. Nagawa niyo grabe yung mga linya rin dito, no? Gawa mo ng paraan para makaalis ako dito. Ay, acting na acting siya. Ito ka umuwi sa amin. Ay, bravo. Grabe si ano Barbie dito. Not so well. All right. Flashback ba to? Okay. Ah, hindi. Future niya yata to kasi ano, nurse na siya. Ay, grabe na yung scammer. Where are you from? Me? I'm from Thailand. Sawadee ka. Hala, kinakayahan niya yung pagiging Pilipino niya. You look like a Filipino. No, sir. I'd rather die than be a Filipino. Ay, ala, kinakayangan niya yung ano, paging Pilipino. Oh, yan yung future niya. Nurse na siya, tapos kinakayaan niya yung ano niya, lahi niya. Sinasabi ko na nga ba, magagaya ka rin sa iba. Ikinahihiya mo rin ang pinagmulan mo. At hindi ka masaya, Miss Maria Clara Infantes. Ginagawang oh kita ng pabor. Malay mo, balang araw, pasasalamatan mo. Marang real talk to, no? Maraming ganito eh. Professor lang kita. Kaya wala kang karapatang impose sa akin kung anong gusto mong mangyari sa buhay ko. Hindi mo hawak yun. Ngayon, ang gusto ko, umuwi na sa amin. Ibalik mo ako sa amin. Yun ang gusto ko ngayon na! Tigil! Ay, nahuli sila ng ano, Puerto Civil. Saan pa? Eh di sa kwartel kung saan nababagay ang gaya ng kalapating mababa ang lipad. Ay, kalapating mababa ang lipad. Ganun pala yung parusa. Ayan, nawala na si ano? Professor. Mr. Torres. Akala ko sila yung uhulihin kasi nag-aaway sila. Mataas yung boses ni, ano eh, ni Clay kanina. Ala, ayan na. Senoritas, masanapin daw, por favor. Ay. Si madre. Spanish talaga si madre. Madre. Si madre, ganun. Victoria, inaalala ko pa rin yung babae kanina. Hindi kaya siya ay napahamak? Nag-aalala sa kanya si ano, Maria Clara, no? In fairness. Maria, huwag mo na siyang alalahanin. Ang Diyos nang bahala sa kanya. Hmm. Bueno, talaga bang magaan sa iyong loob ang paanyaya mo sa akin na isasama mo ako sa dadating na pagtitipon sa inyong tahanan? Amiga, bukal sa aking kalooban. Amiga. Bueno, maghanda ka na pagkatapos ng ating klase de ganchillo sapagkat susunduin tayo na aking klase de ganchillo. Mamayang alas 7 pagkatapos ng nobina. Alas 7, Sawakas at makakatakas sa tayong muli sa biyateryong ito. Mi querida amiga, pangako, maaaring isang taon pa at masisiraan na din ako ng bait. Shhh! Baka marinig ka ng maestra. Hayaan mo ang madre. Abala siya. Bueno, si Jesus, abala siya. Ang lalim na magsalita. Nasa Europa.
Maaaring dumating na nga. Ay, ohala. Ang galing ni Julie mag-ano, no? Mag-acting na dalagang Filipina talaga dati. Vamos? Mauli na tayo sa ating klase. Pati yung paglakad, yung mga small gestures. Ay, dumating na yata yung ano, yung nobyo niya, si Ibarra. Yun na nga, dumating na nga. Oh, sorry, nakakalesa talaga. Baka sa ano to, no? Sa vegan ba yon? Yung may ganyang mga bahay-bahay, oh. Oh, set kong set sila dito, oh, back. May kabayo pa. Wala pa rin pinagbago rito, Augusto. Ang mga pobreng tindero ay ganun pa rin ang pamumuhay hanggang ngayon. So parang si Jose Rizal, parang nasa katauhan siya ni, ano, no? Ni Ibarra sa kwento, no? Ganun yung parang dating sa akin. Andiyan si Clay. Naglalakad. Buti nga't nakaano na siya, nakasinaunang damit na siya. Ang init ng shooting nila dito, no? Pero ganun dapat, pag artista ka guys, dapat ready ka sa mga ganyan. Sunblock to the max ka niyan. Kuya, may dumaan po ba ditong ano, lalaki na ganito po kalaki, tapos si Mr. Torres ang din-describe niya. Puti na po yung balbas, tsaka may sombrero na ano, pang magsasaka. Malami. Pang magsasaka. Ay. Salamat. Wala, binibini. Oh. Formal yarn. So, madadatnan niya yata si ano dito, si Chrysostom. Yan yung nasa trailer eh. Yeah. Ayan na. O, diba? Gusto ko yung music dito. Lakas maka... ano, bagay siya sa... ganitong mga eksena. Ang galing ng ano, ha? Oh, gracias. Oh, sorry. Muchas gracias. Oh. Starstruck yarn? We said. Diaz, Marita, pagpatawad ninyo ang itatanong ko, ngunit maaari ko bang malaman kung bakit ganyan na lamang ang iyong pagtitig sa akin? Hindi ako magkakawala. Totoo ba? Ikaw si Chrysostomo Ibarra? Ikaw yung boyfriend? Yung nobyo ni Maria Clara? Boyfriend sana sasabihin niya yun. Maaari ko bang malaman kung sino kayo at paano niyo nakilala ang aking nobyo? Oo nga, paano niya nakilala si ano? Nakita na rin Maria Clara. At Chrysostomo Ibarra. Oh, Julie's back. Pero, ang susan niya di, sosyal ng damit na dito, pak. Mag-hi-lo po ako sa ating mga viewers online. Hello po. Ay, may pag-anon. Hello din! Sa magagandang feedback ninyo sa ating programa. At oh, si... ang full episodes ng Maria Clara at Ibarra, tumutok lang po gabi-gabi sa GMA Network at sa GTV. Kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, mapapanood niyo po ang ating sa GMAPinoyTV.com. All you have to do is visit the website para sa mga detalye. Okay, ituloy na natin ang panonood. Gusto ko yun, icebreaker. Paano yung yes. Nakilala ang aking nobya? Oo. Nakita kami kanina dun sa ano, Bia... Biaterio? Kung saan siya nagkolehyo? Mismo. Ah. Pero ako lang yung nakakita sa kanya. Hindi kami nagkakilala. Oh, dinay niya. May sinasabi kayo, Binibini? Wala. Ang galing din ni Dennis, no? Grabe. Ang gwapo mo.
Hindi ako makapaniwalang nakilala kita. Ang weird na sabi niya sa harap ni Dennis. Mismo. Natutuwa ako nakilala kita. Oh. A sweet yarn. Bawal yatang babae yung umalok ng ano, yung shake hands before eh. Yung sila yung mauuna. Ganun ba? Oh, parang hindi nakakadalagang Pilipina yung ganun siguro dati. Eh, gentleman naman to si ano. Dapat po oh, tatay to ni Maria Clara yata. Or tatay ba? Mainam kung ganun. At si Maria Clara po? Mari ko po bang kamustahin ang inyong anak? Oo nga. Sinasabi ko na naman, itatanong mo rin ang aking dalaga. Huwag kang maghalala, Ibarra. Pagkat gaya mo'y natitiyak kong nasasabik na rin si Maria Clara na muling makita at makausap ang kanyang novio. Tunay na dapat nga nating ipagdiwang ito. Grabe, pati yung mga Liam dati, oh. Ay muli kayong nare-produce nila. Ganyan pala dati, no? Sa picture. Wala pa kasing Facebook nun. Wala pang online communication, char. Ang galing ni Julie dito. Oh my gosh. Yung iyak niya. I love that scene. Wow. Magandang gabi. Bilang pasasalamat at pagsalubong sa iyong pagbabalik. At darating doon ang aking anak. Nakikichismis si, ano, si Clyde dito, oh. Di ba? Pumasok ka rin, girl. Dali. Oh, ganyan. Crisostomo iba. Kapitan Tiago. Kapitan Tiago. Oh my God. Nasa no limit ang hiringa ako. Ngayon lang nasink in sa kanya. Oo, oy. Nandiyan ka na talaga. Okay, Clay. Hinga. Anong gagawin mo? Kailangan mo makichismis doon para alam mo lahat kasi yun yung plano ni Professor, di ba? Na malaman mo yung history daw. Ayan, perfect yan. Oh, sige. Ang galang mo din niya. Muchas gracias, señor. Gracias pala talaga mag, ano, magbigkas. Dinala yung mga gamit sa iyong silid mo sa numero 23. 23. Gracias, tio. Tio, ang buong akala ko ay kasama ninyo ang aking ama upang salubungin ako. Hinulaan ko pa naman na naghihintay siya dito upang ako ay surprisahin. Siguro mag-best friends yung tatay ni Ibarra tsaka ni ano, Maria Clara, no? Marahil ay hindi niya maiwan ang mga negosyo sa San Diego, ano po? Marami pong panahon para pag-usapan natin ng ganyang bagay. Mahaba ang iyong nilakbay. May pagdiriwang pa tayo, mami. Ang hirap ito, no? Baka magkamali sila sa script nila. Magumagala sa isang gabi. Yung ang lalim nila magsalita, dapat. Nakakabilib yung mga actor dito. Iniisip ko pa lang ang hirap na. Ayan na. Oh, fuck. Just mo sa yarn. Sige. Nakita na naman sila. Baka mapansin siya. Mapapansin talaga siya. Nakita na naman siya, oh. Umalis. Dali, ayan. Rolling pa ba tayo? Hindi ko alam yung maximum na length ng video ko eh, sa camera na to. First time kong mag-react sa ganito kahaba. Sino ka ba talaga, Benny?
po, nahuli nga. Pasensya na po. Yan na. Kung ganun ay tama nga ang hinala ko. Dahil hindi ka nais-nais para sa isang babaeng katulad mo na sumunod-sunod sa isang lalaki, batid niyo ako ay may nobya na. At naipagkasundo na sa kanya ay ipag-isang dibdib. Sa pulpano kami mga musmus pa lamang. Grabe naman ang bilib mo sa sarili mo. Hindi kita sinusundan dahil may gusto ko sa'yo. Hindi ganun. Kung gayon, ay bakit para kang isang alagang tuta na sunod na sunod? Baka po kasi pag nalaman niyo yung totoo, isipin niyo ring baliwa ko. Ang hirap ng sitwasyon niya talaga, no? Ang totoo niyan, hindi pa ako kumakain. Oo, mula pa kanina umaga. Naghahanap kasi ako ng trabaho dahil bagong salta ako dito. Pero wala akong makita. Ikaw ang nakita ko. Unti-unti na rin siya nagsasalita ng ano, parang wikang sinauna. Si Barbie, no? Binabawasan niyo yung mga English, yung Taglish kineme niya, no? Wala dito ang aking pitaka. Marahil nandun sa isa kong bagahe. Bueno, sige, Binibini, sumunod kayo sa akin. At meron ang mga kaibigan na tiyak handang tumulong sa'yo. Nabait naman pala si Ibarra. Cafe La Campana. Oh. Buenos dias. Buenos dias, señorita. Gracias, por favor. Bienvenidos. Sinasabi parang yung mga lolo't lola natin dati yung magagaling sa ganitong salitaan. Ba, mga kaibigan niya nandito? Mi amigo. Como estuvo tu viaje? Ito, tawa naman ng Diyos. Buhay naman. Di ba siya yung partner ni Julie dati, sabi niyo? Itong lalaki na to. Sa dating teleserye ba yun? Cafe something. Para kay Crisostomo Ibarra, na 7 taong nagsunog ng grabe, kilay. Grabe, 7 years. At nag-aral sa labas ng bansa. Liwaliw. Bienvenido de vuelta. Buenvenido. Amigo, sentate. Maligayang pagbabalik. Sandali nga pala't may kasama akong Binibini. Siya raw ay dayuhan dito sa siyudad. Siyudad? Ano yan? Siyudad. Ang galing ni Dennis. Ah, isang mestisan, isang lay. Mestisan insig. Isang magandang dilag. Eh, parang chicks boy to si ano? Ay, baka pala, ibig mong tulungan. Tama na muna ang tuksuhan. Iwasan natin kumalat baka umabot sa aking nobya. Bueno, Binibini, maupo ka na at mamili ka na ng ibig mong panahalian. Servidor, dalan siya ng kasa, por favor. Oh, por favor, oh. Lakas mo ka sa siya ng por favor. Gracias. Grabe, lakas hindi talaga yung mga kandila, no? Binibini. Tila yata nagkakamali kayo. Nagkakamali? Saan po? Isang talagang... Tila yata walang pakialam sa anumang sasabihin ng iba. Bakit? May problema po ba? Binibini? Maaaring bang doon na lamang kayo sa kabilang lamesa mo po? Dahil hindi pala pwedeng makisama ang babae sa mga lalaki dati. Isang dalaga pa. Oh, I learned something. Ganun pala yun. Oo nga pala. Sobrang conservative pala talaga nila. Pasensya na po. Mag-isa siya sa kabila. Ang tsaka! Baka lonely siya dun sa kabilang table o mag-order siya ng sarili niya. Naka Spanish. Hindi ko naman maintindihan to. Amigo, isang maralita at isang nosablier. Yes, maralita. Hindi mo rin mabasa at magsulat.
bigyan mo na lang ako ng kanin at ulam. Kahit ano. Kanin at ulam? Dulutan na lamang siya na pollo de adobal. Por favor. Si, senyor. Oh, ganun pala yung adobo manok dati. Ano yung pollo de adobal? Es muy delicioso. Ang galing ni Dennis mag-Spanish. No? Feeling ko magaling siya kahit di ako marunong talaga mag-Spanish. Masarap. Amigo, hindi mo lamang nobya si Maria Clara. Naiisipin ko nang umaba ng iyong paningin pagdating sa pagpigil ng babae. Umaba. Eso eh. Dennis, yung idiota. Idiota. Disfrute sa gumida, senyorita. Oh, di ba? Adobo nga. Nagutom ako tuloy, Wisit. Adobong manok lang pala. Ano ba lang yung tawag? Malayo na talaga ang narating Europa. Nakakatawa. Sa siyensya at literatura at pagtanggap at apresasyon sa kanilang sining at kultura. Apresyasyon. Lalong-lalo na sa edukasyon. Apresyasyon. Alam nyo bang sa Universidad ng De Londres ay nagkakaloob na sila ng titulo o degree para sa mga kababaihan? Ang mga kababaihan ng Europa, tila sila may yuming ng mga bulaklak na isarap bitasin. Ganun yung paghahambing. Magiging simtalino nila ang mga hombres. Yata tila magiging isang malaking kapurusan ito sa atin. Tinasason, amigo. Pagkat ang babaeng masunurin at tahimik ay biyaya ng langit. Ngunit, ang babaeng nagtapos sa universidad ay tila yata magiging sakit lamang sa ulo ng mga lalaki. Diba? Si kanyang pala yung ano nila dati, timid sa mga babae. Kaya sila pinag-aaral sa kolehiyo. Pasensya na po, mga lolo. Narinig ko kasi yung usapan niyo eh. Grabe naman kayo makapang-insulto. Grabe naman kayo makapang-insulto. Hindi niyo alam. Darating ang araw, kahit ang mga kaapu-apuhan yung babae, mag-aaral din sa mga universidad. Oo! Alam niya yun, kasi galing siya sa present. Doktor, abogada, ekonomista. Meron pa nga magiging presidente ng Pilipinas. Na babae. Dalawa pa. Anong masasabi niyo doon? Amigo, this woman is losing it. What foolishness is she talking about? It's true what they say. Akala nila hindi siya makakaintindi. So nag-English sila. Ay, gusto ko ito. Excited na ito. I'm just nagulat sila malamang niya. That intelligence has nothing to do with one's gender. O, di ba? English and din siya. And that everyone. And I mean everyone. Men, women, children, even the rich and the poor. Everyone has that. Nagulat sila. Kala nila kasi walang pinag-aralan dito si ano, si Clay. Madre mia, binibini. Di yata't malawak ang iyong kabatiran sa wikang Angles. Oh, but of course. Ito na yun. Akala nyo, kayo lang ang anak ng Diyos. Ang benta nun. Paano kong natutong magsalita ng wikang Angles? Na hindi pa laganap at hindi pa naituturo dito sa Las Pilipinas. Binibini, ikaw ba ay nakapaglakbay o nag-aaral sa Londres o sa Amerika? Kung kaya't maalam ka sa kanilang wika? Super tanong kayo. Hindi. Sa PLM. Oh, kato. PLM. Pero huwag nyo nang itanong kung saan yon. Kasi baka kayo ang masiraan ng bait. Mahababa yung kwento natin eh. Hindi pa ako tapos kumain. Sige na, enjoy your meal. Medyo mabawang. Oh my gosh, nakakatawa. Aliw. Ah, kasi dati pala, mababa yung tingin sa mga babae.
nababayang tingin nila sa mga ano, babae, kaya nagulat sila na marunong mag-English. Gusto ko yung song. O, natapos natin! Finally! Okay. Ang bilis nga lang, eh, nakakabitin pa nga eh. Ati pa, magpalamig muna kayo. Ah, ito yung aabangan natin. Dr. Tiburtio. At kailangan ko yung mga magsabi Tiburtio. Na kay Tentay. Gawa na ako, eh, kailangan ko lumisan para sunduin si Maria Clara sa Beaterio. Muy bien, Sabel, muy bien. Agarang ka nang umalis para agarang ka rin makabalik kasama ang dalaga ni Kapitan Tiago. Grabe naman ang beauty ni Julie dito. Sir Ibarra, huwag po kayong magalit sa akin. Dapat nga happy ka na nandito ko. Kasi kung alam mo lang, maya-maya guguluhin ka na naman ng buisit na Padre Damaso na yun. Oh, kasi nervan siya ng ano, pakpak ng manok. Tapos natingin siya sa iba, natingin siya sa iba kung ano yung hinahin sa kanila. Hala! Ano ba? Oy! Nakialam na si ano. Hala! Hala, pinabahan ako din. Kasampalin siya. Oh, kabang-abang to bukas. Try natin gumawa din ng reaction bukas, ano ha? Kaya ang dahilan ng pagkakataon? Gusto ko tumay paganito sila. Si Don Rafael, baka maganda yung Julian. Sa Maria Clara at kinis niya, no? Paano naging ganyan kakinis? Sa GMA Network at GTV. Kung kayo naman po ay nasa abroad, mag-subscribe na. Subscribe na kayo dyan, guys. All you have to do is visit www.gmapinoytv.com/subscribe para sa mga detalye. Ang mga GMA Pinoy TV subscribers naman sa USA, Canada, Singapore at Hong Kong, pwede nang mapanood ang mga Kapuso shows nasaan man kayo. Gamitin lang ang mobile apps ng inyong mobile app lang. At ma-enjoy mo na ang TV everywhere. Bye mga Kapuso. Bye. Oh my gosh. Ayan guys, oh. May natutunan ako dito. Ang sarap sa feeling na nag-e-enjoy ka tapos may natutunan ka. Ang galing pa rin ng mag-arte. And nakakatuwa talaga yung story. Yung mga twists doon, I mean, yung mga parts na nakakatawa si Clay na hindi naman syempre nangyari sa history talaga, sa past. Parang ano lang, nakakaaliw lang talaga siya. So, ayun guys, thank you so much for watching. Nakatayo sa gitna kasi yung maximum yata na nare-record ng camera ko is 24 minutes lang. So, nag-stop and then nag-resume lang tayo. Anyway guys, thank you once again for watching and hopefully makagawa din tayo bukas kung merong i-upload na episode 4 sa channel ng GMA. So, ayan. Thank you so much guys. Bye!